dahil sa mainit na panahon, play muna natin ang kanta ni Jovel. But if it's raining here in LBB, oh, ayan na! 3:38 ng hapon! Kaso hindi naman umuulan dito. Hello mga batchmates! Nagbabalik po ang Galing UPLB dito pa rin sa Radyo DZLB, sa bayang napapanood sa Facebook at YouTube channel ng Radyo DZLB at for sa ating 24/7 web streaming app radio sa Zeno. Ano may Zeno ba ka na ba? Zeno lang, no? Z-E-N-O. Ayan. Download nyo po yung app na yan at mapapanood nyo na at mapapakinggan ang ating mga programa kahit tapos na kami mag-broadcast. At syempre, abangan nyo po mamayang alas 7, bes. Bago muna natin intermit. Ay, malalaman na, may pre-announcement na. Ang Catholic Mass Media Awards 2023, tandaan nyo po, finalists po ang DZLB News sa Best News Program at yung isa nating, ano nga doon, news feature ba, no? Tungkol sa transport, no? Mga sitwasyon ng transport sector sa Calabarzon. At syempre, ang programang Dito sa Laguna. Wow, natin, no? For the best educational and cultural program category ng Catholic Mass Media Awards. Sana, sana. So, mamaya, no? Alas 7. Kaya hindi na mapakali si Christian Dave Caragayan. At ang ating mga reporters at associates sa DZLB News. Mamaya natin malalaman. Pero syempre, being a finalist ay ano, malaking karangalan na yung binibigay nyo for UPLB. Dalhin na daw ang bato. Bring home the rock. Dito hashtag sa tatak UPLB. Oh, eto na! Eto na! Dahil dyan. At dahil dyan. Isa rin sa ano, award-winning. O, diba? Award-winning din itong ano, guest natin ngayong hapon. Dahil kamakailan lang ay nakatanggap siya ng 2023 College Distinguished Alumna Award dito sa nung Loyalty Day. At nakasama niyo sa Speaking of DevCom. Syempre. At the same time, ay isa siyang communication and media consultant sa ADB, na Asian Development Bank, ha? At saka managing partner siya ng Praxis. Tama ba yung pronunciation ko? Praxis Associates PH Co. At lecturer, hindi siya masyadong busy actually. Lecturer din po siya sa LaSal at Ateneo. Kung saan siya galing kanina. Ko. Ayusin mo kasi. Lecturer? Ano bang lechon? Lecturer. Lechon yun. Sorry. Pagkatapos mong uminom ng maraming soft drinks. Anyway, doon siya galing kanina at dumiretso na siya dito sa studio para makasama natin live. So, napaka-special. Ayan ha, syempre. Mahal ako nito. Okay. Nagtapos siya ng BS Development Communication noong 2010. Mm-hmm. Walang iba kundi si Samantha Javier. Hello, Sam. Hello. Welcome sa Tatak Segment. Ayan. O, di ba? Na-underdress tayo ni... Oo nga eh. Nahiyaan ko ba? Nahiyaan. Ayan. Sige, sige. Hindi na akong papatumpik-tumpik go. At baka mapagalitan ako ni RJ. Dahil malamang... Ano tayo? Extended. Anyway, ngayon, Sam, ito yung una kong tanong. Siyempre, ito yung, ano ba yung naging storya? Paano mo napiling mag-aral dito sa College of Development Communication? Meron bang naka-attract sa'yo noon nung estudyante ka pa? Okay. So, ako nga, parang looking back, 13 years after graduation, parang ang layo-layo na nung nung story na yun sa high school ako. So, sige, paano ba siya nag-start? So, part talaga ako ng school paper nung high school sa Letran. So, doon ko talaga nakita na, ay, may kaunti naman pala akong galing sa pagsasulat ng street news for Filipino, etc. So, parang doon ko naramdaman na, kailangan ko ng communication course. Basta yung pinaka, ano ko lang noon, minimum ko, makahanap ako ng school na tatanggap sa akin at communication yung program nila. Letran Calamba to? Letran Calamba. And then, nung naghahanap ako ng mga courses sa LB, hindi ko alam na may commerce, sa totoo lang. So, biglang napunta na ako sa DevCom. Eh, di ba alphabetically, dapat yung commerce muna yung makikita ko. But dahil nakita ko agad yung communication, tapos may development, sabi ka, very interesting. So, yun yung sinulat ko. Pero yung other course ko is commerce, ay sobrang layo, di ba? Parang, pero mas nandun ako sa tech and stuff nung high school. Editing, mga ganyan, photo editing.
Tapos, eventually, sabi ko, DevCom, naku, wala ko idea talaga kung ano to. And then, I ended up dun sa DevCom 10, ganyan-ganyan. Sabi ko, parang ganda. Parang sobrang noble nung gustong gawin and all. Pero that time, parang nandun pa ako sa very messianic siya. Diba? Uh-oh. Parang gusto ko makatulong masolve yung mga problema ng Pilipinas. Mga ganun pang pangakadramahan sa buhay. But eventually, I learned to love yung course, yung program, ganun. So, yun lang talaga yung pinaka-story niya. Aksidente or serendipity kung sabihin natin. Siguro yun. Talagang yun yung kung saan ka dapat nararapat. Tama ba? Basta ako, hindi ko rin alam kung paano ko napunta sa dev. Kung pwede ito tayo napadpad. Sabi ni Limbay, 13 years? Limbay lahi spell doon. Umeda na tayo, Ma'am Sam. Grabe siya. Kay Limbay, sabay ka tayong graduate, diba? Ayan, nagkakalabas na tayo ng so, ibig sabihin, mas matanda tayo kay Limbay? Hindi. Batchmate natin si Limbay. Ah, okay. Okay na ako. Hindi siya makapaniwala. Alam, mas matanda kami. Akala ko lang naman. Hindi. Anyway, go. Hindi. Ako na nagsasabi. Batchmate ko yan. Oh, hello kay Dr. Raquel Agustin ng Kabsu. Hello po. Ngayon naman, syempre nabanggit ko kanina yung mga trabaho mo. Pero syempre, para sa ating mga tagapanood, pwede mo bang i-share yung iyong naging trabaho at unang ginagawa mo? At the same time, samahan na natin ng paano mo nagagamit yung mga natutunan mo sa UPLB, especially dito sa DevCom, sa lahat ng iyong ginagawa. Kasi hindi naman busy si Sam eh. Wala siyang time. Wala siyang time maging, ano tawag doon? Idle time. Wala siyang idle time. Bawal. Ayan. Yeah. Pag may idle time, baka naghahanap ako ng gagawin ko. Anyway. Hindi mapakalian. Oo. Hindi. Truth be told, nagsimula naman talaga ako ng regular employee na merong 8 to 5 job. Ganyan. First job ko, 2 years. And then, na-feel ko na nag-exchange program na ka, I have to expand my horizons and i-practice ka talaga yung DevCom. Kasi dati, sa first job ko, palagi kong pinipilit lang na meron siyang DevCom side kahit hindi talaga sobrang related. And then, lumipat na ako sa Ateneo doon in 2012. Tapos, stay there for 4 years. 8 to 5 pa rin na job. Pero doon ko na-explore yung maging freelance. So, naging recommendation kasi in one of our OD studies na i-outsource yung yung job ko as communication officer. So, doon ko naramdaman na, pwede pala ako sa bahay, magtrabaho. Tapos, during that time, nung nandito ako sa Calamba, akala talaga ng mga kapitbahay namin, tambay nga ako. Kasi nga, di ba, parang, pato ko laging nasa bahay, pero working ako. So, doon ko naramdaman, ay, pwede pala to, di ba, yung pagiging digital nomad. So, doon, sabi ko, hala, gusto ko na mag-grad school. Siguro quarter life crisis ko na rin siguro yun during that time. Yes, 2015, I think. Sabi ko, hindi, sige, mag-a-apply na ako for grad school. I was looking for a program. So, nakita ko yung community development sa Diliman. Malapit, kapitbahay, di ba, in Katipunan. Tapos, yun na yung nag-jump na talaga ako into the unknown. Sabi ko, mag-re-resign ako. Ito yung exit plan ko. And then, taking yung coursework sa community development, nag-start kami ng praxis. So, sobrang sabay talaga sila. Parang lahat bago, inaaral ko. Wala akong idea in entrepreneurship. Tapos parang all I had was my ilang buwan lang na savings and all. But nanganak na siya na mas maraming mga clients and all. So for now, 7 years na yung praxis as a formal company. No? Congratulations talaga, yeah, thank you guys. Sobrang mga friends of friends talaga to. Even some of them, UPLB alumni din noon. Pitching us projects, ganyan. So ngayon, yung story ng teaching, wala talaga akong balak at all, no? Ayan. Alam na ng mga estudyante ko ngayon. Ito ang secret ko. Wala talaga akong balak magturo pa. Kasi ang sabi ko, si RJ lang yan eh. Ang promise ko kasi dati, siguro babalik ako ng LB pag medyo pa-retire na, ganyan. Tapos nagturo na lang ako. Ang dami-dami, parang Yoda na, kumbaga. Ang dami ko ng mga natutunan sa labas, ganyan. Kaya lang nga, nung lockdowns of 2020, wala naman tayong choice lahat. Correct. Kundi to convert, diba? Uh-huh. And itong mga faculty needed reinforcement. Tapos sakto, kasi ako, pandemic grad din. So, inantay din naman ako ng Ateneo to come back and teach. Tapos sakto, DevCom yung walang magtuturo. Sige na nga, ready na ako. May mga, syempre, gusto ko rin ma-refresh. So, into the practice, diba, dun sa Praxis Associates, it's an organizational development company. Kailangan ko din yung backing ng theory eh. So, makukuha ko lang din yun pag na-refresh ko yung sarili ko. Mm-hmm. So, yun. I taught courses sabay sa Ateneo and LaSalle. But during that time, ewan ko ba, siguro,
Well, looking back though, siguro naging ano ka na lang din siya, coping mechanism ko during the lockdowns na sobrang i-bombard ko yung sarili ko with work. Para wala na akong time isipin yung uncertainty ng mga bagay-bagay. Mm-hmm. So pumasok na ako sa ADB during that time. So yung 24 hours, ay nasabangin ko lang naman eh, di ba? Ano bang gagawin mo? So you can stretch, di ba? And then take breaks whenever you want, ganun. So doon ko nakita na, posible pala to. And then nag-grow pa rin yung company, nag-survive with me having my own practice pa rin, ganun. Mm-hmm. But ngayong bumabalik naman tayo sa pre-pandemic times or para medyo quote-unquote new normal, nire-rethink ko na lang ulit yung options na. pero kung tutuusin, di ba, parang hindi siya nagkaroon na talaga ng idle time eh. Kasi lagi siyang niisip niya kung anong pwede niyang gawin. Yung, alam mo yun, yung hindi nawawala yung pagiging tatak UPLB mo na you have to serve. Yes. Di ba? Yun naman yung hindi nawawala sa'yo eh. Totoo. Kaya sobrang proud ako kaysa. Oo, thank you. Sabi yung ano, dalhin mo kami doon sa experience mo because right now, yung pagiging, anong tawag dito? Anong term doon? Yung nagwo-work from home? Digital nomad. Yeah. So, in a way, marami na intriga dyan. Including exactly. Me, no? Looking into sa mga videos nila, etc. So, right now, for DevCom students, sa mga, ano natin, mga estudyante natin, is it something that you see also na magpapatuloy pa siya? Uh-huh. And it's a good, in a way, yung learning ba nila right now ay makikary nila if ever that they would like to do that, no? Kasi syempre, of course, nandiyan pa rin yung mga 8 to 5 hour work, etc. Yeah. But it's ito sa mga talagang opportunities din, no? Na na-open ngayon. Oh. So, where is DevCom there? Good question. Pa Miss Universe. Hindi. Honestly, back in 2020 nga, when we first forged a mobile with DevCom, we took in mga DevCom students for mid-year internship. Mm. And during that time, ready talaga kami. Kasi yun yung setup namin. Exactly. So, in the DevCom sense, parang atypical siya. Diba? Parang, bakit fully online lang? Parang weird siyang tignan. Hindi kami nagkita ng mga reports namin, yung mga interns namin. But in-expose din namin sila na this is one option, di ba? Sa pagpa-practice ng international DevCom practice. Lalo na noon, mas marami tayong mga knowledge events which are online. Mm-hmm. So doon, in-expose namin sila sa production, tapos we made sure na they also had interface dun sa mga students from UST. So kahit, di ba, fully online, possible siya. So na-appreciate din naman nung mga interns namin during that. Hopefully, no? Hello. Hello, guys. Hopefully, totoo, no? Na na-appreciate nila and natuto sila doon sa ganong experience. Kasi sabi nga nila, pwede pala. Mm-hmm. Pwede pala yung ganun. Hindi naman natin sinasabi na lahat magiging digital nomads na eventually. Kasi we know, we recognize na meron talagang kailangan, mm-hmm. di ba, yung mga frontline services. But sa ganun, external consultant kayo, dapat maging flexible, go where the clients are. Yeah. This is one option talaga. Parang nag-iisip si RJ. Oo naman, yung syempre may time, may part sa iyo, tama ba? Dito tinanong mo si Chris. Oh, may part sa atin na syempre gusto natin kung may time ka pa. Okay. Ayun naman. Sam, ito naman, sa lahat ng ginagawa mo. Ano yung pinaka-proud ka at talagang masasabi mong nagmamarkang tatak UPLB? Okay. Yeah, every time I work with our clients, we call them partners actually, yung mga clients namin. Sabi ko nga, minsan nararamdaman mo talaga yung lukso ng dugo kasi among them, ang daming UPLB alumni. Wow. Sa totoo lang. Tapos makikilala mo na lang talaga sila. Kaya iba kasi yung mindset. Sa totoo lang. Tapos very grounded, very practical, street smart. Yun yung nakikita namin na, LB to. Ganon. Kahit hindi na kayo magtanungan ng school, LB yan. Or at times, UP, taga-UP to. Ganon. So, for one yun. Tapos yung pagiging evidence-based, hindi na siya kailangan ibenta yung idea na, hey guys, we need to have parang substantial proof, diba? Para masabi natin ganito yung nangyayari sa org, sa organization. Kasi even an OD, parang hindi natural yung parang hahanapan mo ng maraming mga indicators or maraming proof para masabi mong yun talaga yung phenomenon sa isang org. Exactly. But yung orientation natin dito, I think yun. Tsaka yung gagawa ka talaga ng paraan para ma-achieve mo yung ano, diba? Yung kailangan for your client. Kasi in the end, they're not just clients, diba? Meron kang may emotional investment at that, I think. And yung ganong
ganung training, dito ko nakuha yon sa LB. Yeah. Oh, di ba? Marami tayong natutunan kay Sam. Ikaw ba marami kang natutunan sa part na yun? Oo, pinag-iisipan ko tuloy yung ano. Digital nomad. Anyway, Sam, siguro, yeah. Medyo lighter yun. Before magbigay ng last bato to si Polly. No, pero, ano naman siguro, no, para balik tayo sa UPLB, ano bang pinaka nami-miss mo whenever you go back here sa UPLB, ano bang mga go-to place ni Sam Javier? Dati. Or ano bang nami-miss mong lugar, pwedeng pagkain, ano ba? Oo. Sitwasyon dito sa UPLB na talagang pag sinasabi mo, hay, sana makabalik ako sa UPLB. Sa LB, yung ano, walkable lahat, for one, di ba? Talagang kahit pa yan sa vetmed ka pupunta, lalaharin mo talaga siya. Yung isang nami-miss ko kasi hindi ka naman magawain sa QC, yung ganong ano, di ba? And then, what else? In terms of the culture, yung very laid back, di ba? Tapos yung ano talaga, university town feels, di ba, yun nami-miss ko. Kaya, at saka syempre, yung forest natin dito sa LB. Kaya nga sa atin na yun, minsan dumadaan talaga ako dun sa gitna. May mini forest kami dun eh. So dumadaan talaga ako, parang LB to. Hinahanap yung LB kailangan feels. Kailangan ko ng, kailangan ko mag-force bathing, ganun. Yeah. O, kapag nakikita mo na si RJ na nagaganto dito, ibig sabihin sobrang stress na siya. Diba effective? Effective, sabi ng mga Japanese diba yan. Yung then, kailangan niya daw talaga yun. Oo, saka ako nag-work din ako sa Manila. Iba talaga pag ano, you are with nature, no. Iba yung feels noon. At saka iba talaga yung LB feels, totoo lang. Kasi si Polly din umalis dito sa LB. Oy, umalis ako for 1 year. Tapos bumalik pa rin. Dito ka lang naman sila. Babalik lang naman. Babalik. Oh, di ba? Hindi kasi ayoko talaga mag-Manila noon. Hindi kaya ng powers ko. Anyway, okay. Eto, balik na tayo sa... Eto, syempre, para sa ating mga students. Yep. Ano yung pwede mong i-share na learning lessons mo sa kanila? Syempre, ikaw ay isang lecturer, yung faculty feels, di ba? So, ano yung pwede mong i-share na learning lessons sa ating mga students? Ha, nga, no? Ewan ko ba, but every single time na meron akong klase, pakinam ko nagbibigay ako ng nugget of wisdom. Kuno, no? From a tita, from a millennial tita. To me, ano lang naman, to our students these days, stay woke, yeah, for one. Hindi mahirap actually sa kanila to be, awake and aware of the social issues. Hindi talaga, sa totoo lang, sobrang dali. Pero, sa kanila, parang, stay grounded with your personal values. Kasi, wherever you go, dun ka babalik. Yun yung anchor mo eh. Mm-hmm. And kahit anong challenge, sabi ko nga sa kanila, guys, laging sinasabi sa atin na merong real world, may outside world. Bakit hindi ba real yung ginagalawan natin ngayon habang nasa university tayo, di ba? Kasi yung discipline lang naman yung kinukuha natin dito. Yung knowledge, mawawala yan. Mm-hmm. Magiging outdated yan. Siguro a year after your graduation, hindi na, obsolete na. Pero yung values, yung information na nakuha nyo sa university, yun yung pinakamahalaga, yung ethics, no? You have to go back to that. Kasi kahit pagbalibalik pa rin yung sitwasyon and maging challenging siya, yun yung babalik at babalikan nyo. At pag nagde-decide kayo where to go to or what option or decision to make, yun talaga, yung in the end, yung magsasabi sa'yo na hindi, ito yung best option for you. Yun, napaka-refreshing pakinggan. No? From a millennial tita. So, kung millennial tita ka, tayo. Sabay-sabay naman tayo, di ba? tita ng bayan. Chahin so, nga eh. Grabe. Anyway, sige Sam, before we go, before pag-awa sa'yo yung favorite namin dito sa Tatak segment, ay pwede mo bang batiin syempre yung mga kasama mo sa Praxis dito sa, right. Ano, yes. Sa ngayon. Sige, batiin mo ang ating mga fellow alumni. Hi to our teammates at Praxis Associates. Medyo busy. Ito yung high time talaga, but make sure to have some rest during the long weekend, no, that we have. And then to my students as well sa Ateneo La Salle, hi guys, kahit midterms reading break tayo, no. Ang sarap ng break na yun, no. Ngayon naman syempre hindi kita pakakawalan ng hindi mo ginagawa to, Sam, kasi ito yung brand namin dito sa segment na to. Ito yung Tatak shout out. So Sam, pwede ba naming marinig ang inyong version ng Tatak shout out? Alright, so ako po si Samantha Javier at ako ay Tatak UPLB. Ayan, di ba? Yan na nga po si Sam Javier mula sa kabuduan. Mula sa, na nagtapos ng BS DevCom 2010.
Maraming salamat sa pagbisita and I hope natuwa kang bumalik dito sa atin. Kasi alam ko naman si Sam ay very busy din na may mga partnerships din with UPLB. Yes. Dito sa DevCom. Pahinungod, yep. DevCom, mm-hmm. Kaya yan si ano. Sino pa ba? Sa inyo, baka gusto mo rin. Malapit na. Malapit na. Hintayin mo. Makabalik-balik ba? Oo, para mas maraming ma-inspire na mga students, fellow alumni, and everything. Oy, binabati ka Sam ni Emmanuel Paras. Oh, wow. Hi, business Sam partner. Daw. Hi, Sir Eman. At sabi ni Ma'am Lourdes Bantilan, I love the wisdom imparted by Miss Sam, the millennial tita. Oh, meron na kayo. May tagline. May branding. May branding na. Nagkaba po tayo Facebook page, ma'am. Maya. Oh, diba? Mag-collab kayo ng Chahi ng Bayan. At ang millennial tita. Grabe yun. At syempre, anyway, ang mukha ng problema ng bayan. Yan, grabe, no? Nakakatawa dito sa Radyo DCLB. Ang daming nagagawang mga branding. Oh. Anyway, maraming salamat, Sam. And we are honored to have you live dito sa studio. Siyempre sa DevCom. Kung saan tayo nagsimula lahat. Correct. Ayan, sige. Ano naman, ito naman yung mga ilang paalala po lang. Isa lang yung paalala mula sa Office of Alumni Relations. So, please follow po ang ating mga social media. Meron na kaming Facebook, YouTube, Twitter, and Instagram. Mm. At UPLB Alums po. So, paki-ano na lang. Ayun. Uy, follow nyo naman it's yan. It's so, UPLB Alums. Yes, lakas naman. O, diba? Para lakas naman, mga Gen Z. O, diba? Para hindi na ako tsahe ng bayan. Oo. Of course. Kasi kailangan lang namin makakuha talaga ng brand. Medyo nahirapan pa kami before. So, maraming salamat sa mga nagsasabi kung anong dapat at di dapat namin gawin. Wow. Okay. Ayan. So, binabati rin po natin mga nakatutok sa ating programa. Si Ate Esther Aguilar. Sino po hindi natin bati dito? Si Ma'am Elaine Larena ay nakikinig sa atin. Si Danica Obaldo. Si Nicole and Anakay. O si Tita Emmy Mariveles. Anong ulam nyo kanina tanghali? Hindi kami magkasama. Ay, okay. Si Patricia Matienzo, Yula, mga uwang. Ayan. Roberto Antonio Jr., Ana Rafael, at si Miguel Bigelme, Raymond Rodriguez, Raul Agapito, Sally Orma, Ruzel Julian, Jared Javier. Sino pa? Ang Stardeck Headquarters ay nakikinig sa atin. Kaya pa naman namin nanonood. Carl Dinopol, si, of course, yung mga kasamahan natin sa DZLB. Ayan. Ano pa, Pabol? Maraming salamat. Wala naman po mula sa amin sa office. Wala na talaga. Sure na sure. Oo, dahil 59. Kasi, time check. 4? Magpo 4 PM. Nakalain mo noon. Talaga naman. O, tina tayo 401 na sa akin dito eh. No? Ano ba yan? Wala. Nagalit. Oy, binabati po natin. Gusto ni Madjang yung mga ganyang boses eh. Binabati po natin ang ating kasamahang si Eka Bilyate na ikakazan. Wow, si Eka! Sa darating na Disyembre 23. Best wishes. Ngunit! Kailangan magsuot ng barong. Anyway, congratulations, Eka. Kasama ko yan sa... alam na yun natin. So, of course, syempre, at kasama ko sa dating stasyon. Sa DZJV at sa DZMM. Okay! Wala na talagang pahabol. Wala na. Overtime na talaga. Overtime na tayo, sayang. O kasi, papakainin pa namin ang UPLB radio team. Hintay na tayo. Anyway, maraming salamat po sa pagtutok. Pero itong mga batchmate, ha, reminder po, magpapahinga rin po ang ating mga kasamahan sa stasyon na ito. Pahinga muna tayo next Friday. Wala muna ng pagtambay, no? Sama tayo sa vacation, ano? Long weekend talaga. Pero, syempre, tambay ulit tayo sa November dahil tuloy pa rin, no? Ang ating paghahatid ng mga impormasyon at balita. At syempre, mga kwentuhan dito sa atin pong pamantasan. Kaya mga batchmates, tambay ulit tayo next Friday. Sa programang hatid ay samot sa aring kwento at balita nagpapamalas ng husay puso at talino ng mga squads ka ng UP Los Banjos. Ito ang Galing UPLB! Sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Class dismissed. Happy weekend. Ingat po tayo mga isko at iska para sa bayan.